Yo, magandang araw mga kap. Kamusta kayong lahat? Sa video na to, meron tayong 4 clients. At para sa unang kliyente natin sa araw na to, ang gawa natin ay Afro Curl Perm. Bale, para dito nga pala sa first client natin, ang gawa natin na to ay naganap last March pa. So, itong client nga pala natin ay member o player ng team ng Batang Recto at sila yung nag-champion last Baraco Fest. Ito nga pala yung bagong hairstyle niya nung lumaban sila. So, ito ay naganap last March bago pa maganap yung Baraco Fest. Yung mga mini vlogs ko, naipon na lang na naipon. Yung mga session natin ito nakaraan, naipon lang siya na naipon dito sa cellphone ko. Hindi ko siya naasikaso masyado. Nito karasing nakaraan, medyo marami tayo naging kliyente. Sunod-sunod din. So, busy rin ako sa paggawa ng extensions. At yung mga free time ko naman, nilalaan ko na lang sa baby ko. Siguro pag medyo maluwag na ulit yung schedule ko, so tutuloy ko ulit yung mga mini vlogs natin at may reason naman ko bakit ko sila iniipon, intay-intay lang. At dito tapos na nga pala tayo sa unang session natin sa video na to. Ang gawa natin ay Afro Curl Perm at yan nga pala yung resulta. So dito naman tayo sa second client natin sa video na to. Ang gawa naman natin ay Top Head Natural Dreadlocks Repair. So ako nga rin pala yung gumawa ng dreadlocks ni client at yung unang session namin ay naganap last year, nasa July or August yata namin to ginawa. All natural nga pala tong dreadlocks ni client at wala kami extensions na dinagdag. So sa loob ng 8 months to 9 months yata tong walang repair, ganito na siya kahaba. Kung matatandaan nyo yung vlog ko about Emma Nimedes lookalike, so ito nga pala yung client natin na yon. At dahil editor at graphic artist nga pala itong si client, siya yung gumawa ng bagong logo natin ngayon. From 2019, ito yung gamit ko na logo. Bale, yung idea sa likod ng logo na to ay naisip ko yung Bart Simpson, lalagyan ko ng dreadlocks. Tapos, ayun, dahil familiar yung mga tao kay Bart Simpson, hindi na ako mahihirap ay pakilala yung logo ko. At ito naman yung logo na gamit natin ngayon, gawa to ni client. Dahil siya ay graphic artist, inalok niya ako ng libreng enhanced ng logo. Pero same idea, nandun pa rin naman yung idea natin na Bart Simpson with dreadlocks. So bali ito, sa part na to, tapos na tayo. Ito na yung resulta ng gawa natin sa araw na to. Second client natin para sa video na to, Natural Dreadlocks Repair. No extensions. At dito naman tayo sa third client natin para sa video na to. Ang gawa naman natin dito kay client ay upgraded top head dreadlock extensions repair. Ito naman si third client ay naging kliyente natin last December 2023 at galing pa siya ng Batangas City. Last December nung kinabitan natin siya ay semi-kalbo yata to. Halos 1 inches lang yung kinabitan natin, yung pinaka-hair base ni client. Ang naging concern kasi nito ni client, may 2 to 3 strands na nakala sa kanya from December. So ayun, since 1 inches lang yung pinangahawakan ng dreadlocks mo, kailangan mo rin talaga maging maingat. Ang nature kasi na work nito ni client, nire-require siya maligo ng 2 to 3 times a day. At since 1 inches lang yung hair base mo, may tendency talaga na makalasang ka ng extensions. Pero all goods na, ito nga pala yung resulta ng gawa natin sa third client natin sa video na to. At para naman sa huling kliyente natin para sa video na to, ang gawa naman natin ay full head natural dreadlocks repair. Bali, ito nga pala yung status ng dreadlocks ni sir, all natural yan, walang extensions. Bali, hanggang liig nga lang pala to ni client nung unang session namin. Bali, hindi akong gumawa ng dreadlocks ni client pero ako yung una nag-repair nito from last year. Bali, after a year, ito na nga pala yung itsura ng dreadlocks ni client, napakahaba na. Ang kliyente natin ay taga dito lang sa Lipa City, Batangas, taga Marawoy at kapitbahay lang halos, napakalapit lang niya dito sa area ko. Si Sir Sander nga pala ay supporter natin sa page since 2020 yata. Nag-uumpisa pa lang ako, nakikita ko na siya nagla-like and comment sa mga posts natin. At hindi ko rin naman inaasahan na someday magiging kliyente ko siya dito sa shop. Sa pagkakaalam ko, ang dreadlocks nito ni client ay nasa 80 to 82 pieces nung ginawa namin. At ang unang artist nga pala ni client ay taga Puerto Galera yata. Basta malayo siya. Ang pangalan nga pala ng unang artist ni Sir ay si Sir Nigel. Ayun, shoutout nga pala sa unang artist ni Sir. Napakaganda ng dreadlocks. Kung mapapansin nyo, kakaiba yung itsura ng dreadlocks ni Sir kaysa sa mga usual na ginagawa natin dito sa shop, lalo na kung extensions. Katulad yung dreadlocks ni Sir, natural dreads to, yung mga strand, mapapansin nyo, minsan magkakaiba sa length at size. Yung iba naman may curve at bumps para mga wave na mapapansin. Unlike sa mga dreadlock extensions na gawa natin, minsan sobrang perfect ng haba at bilog na bilog at sobrang linis. So bali, ito na nga pala yung resulta ng gawa natin sa fourth client natin at panghuling kliyente natin para sa video na to. Ang gawa natin dito ay natural dreadlocks repair.
At para naman sa mga interested clients dyan within Batangas, ang shop ko po ay located sa Lipa City at open po ako for home service within Batangas. Any kinds of dreadlocks, afro, braids and cornrow service available po dito sa shop. Meron po tayong Facebook, YouTube and TikTok, The Dreadlocks Factory.